So meron tayong i-unbox ngayon na product. Household sewing machines or ordinary sewing machines. Ito yung kanyang stand. I-assemble pa natin yan. Yun yung kanyang cabinet. At nakabox pa yung machine head. So dito, tatry natin i-unbox to. Unahin natin itong machine head. Ilapas natin sa box niya. So nandito sa gilid nakapwesto yung kanyang hand wheel. Nakahiwalay din sa makina. Meron siyang accessories, naka-box. Sa kabilang gilid naman nakalagay. Tapos nakasingit dito sa styrofoam yung kanyang, natawag namin dito yung piso. Yung pang-lock dun sa hand wheel niya, kasama yung washer. Tsaka yung maliit na screw para hindi, parang stopper yung maliit na screw na yan eh. Para hindi totally matanggal yung piso na yan. Ito yung pinaka-makina. Naka-plastic pa siya. Ayusin natin yung plastic. Okay. So ang tatak niya, Yamato. Pareho-pareho yung forma niya ng Singer. Ayusin natin yung hand wheel dito sa styrofoam. So set aside muna natin. Kapag nakatanggap kayo ng ganitong product na naka-disassemble, i-check nyo yung stand kung kumpleto. So ito yung stand niya na naka-disassemble pa. Kailangan kumpleto yung bolts niya. Sa gilid, dapat may bolts siya na ganito. Apat lahat to, dalawa rito sa isang side. Sa dalawa, kabilang side, tag-isa din sa dalawa. Tapos meron siyang para sa pedal na ganito. May lock nut siya. Kabilang side meron din. Tapos ito naman yung bolt niya para sa pedal adjustment. Tapos syempre, ito yung pedal niya. Meron siya dapat pitman rod. Pitman rod dapat kumpleto din. Ganito itsura. Ito yung kabilang side niya. Kabilang dulo pala. Okay, tapos meron siyang gulong. Gulong niya dapat may bolt. Ayan yung bolt niya. Tapos, so ito na yung pinaka frame niya sa gitna. Tapos ito yung dalawang stand niya. Okay, kung papansin nyo, yung bolt ay yung butas ng para sa bolt nandito. Tapos nandito. Ayan, yung kabila, walang butas. Kaya mamaya malalaman nyo kung paano assemble yan. Tapos yung ibang style may gulong. Yung iba naman wala. So ito medyo okay pa meron siyang gulong. So, pag mag-assemble na kayo, kailangan meron kayong mga gamit. Martilyo. Hindi na kailangan to. Kailangan ng adjustable wrench. Yung malaki. Or kung mas maganda kung meron kayong vice grip. Pangontra dun sa nut. Dun sa dito. Pag kinabit nyo na itong pinakadulo ng pitman rod. And then, kailangan nyo ng maliit na screwdriver para dun sa hand wheel lock. Ito, yung pinaka-piso na. Yung screw na yan, dun nyo gagamitin yung screwdriver na maliit. Then, kailangan nyo yung screwdriver na malaki para mahigpitan nyo itong mga ganitong kalalaking bolt. Yan, malalaki kasi yan. Pang-contra dito sa bolt na to habang nihigpitan nyo itong nut nya, nilalock nyo yung nut. Then Philip, ito para naman dito sa
wood screw kung kakabit nyo na siya sa mesa. So sa pag-assemble, hinahingin mo nang tanggalin itong mga bolt. Set aside nyo muna. Tapos, i-form na nyo ng ganito. Ganyan. Kasi ang tali, kung nakaharap ka sa stand, nandito yung magiging gulong niya. Ganyan. Tapos, itong pedal, dito naman ang pwesto. Dali itong frame, nakapahiga siyang ganyan, hindi siya nakatayo. Hindi, nakapahiga siyang ganyan. So, ganito na ang magiging forma ng frame. Ito ngayon ang magiging stand niya. Itong butas na to. Nakikita niyo yung butas niya, yan yung shoot dito. Okay. So naman. So, isang side pa lang yan. Ito naman sa kabila side. Hindi yung kakalimutan yung washer. Lock washer niya. Para hindi siya basta-basta mag-open. So, ayun, yung pinakahuling bolt na kinabit ko. Forma na siya. Okay. So, yan ang forma niya. Yan naman. Sabit natin muna yung pedal. So, ganyan na magiging forma ng pedal. Una muna natin ikabit ito. Focus ka, focus. Yeah. Oops. So, ito, yung matulis, karap dun sa kaliwa. Kasi, yun ang tutusok dito. So, libre siya makakakilos. Okay.
makita nyo. Oops, naipit. At yata dito sa kabila may pasa. So ito, itong nut na to, dito pasok niya. Lang ng ganyang distansya. Sunod na natin. Kapit natin yung isa. Dito. Ito ulit. Pagpapagsin niya rito. Sana ba? Ayan, halos dikit siya. Konting-konti lang ang ano, distansya doon. Ipitan ko ng screwdriver dito. Tapos lagyan nyo to ng clearance, yung galaw niyang pagano'n-ganon, kaliwat kanan. Lagyan nyo ng clearance ng mga 1 mm lang, hanggat maaari mga half millimeter, para lang makakilos ng maayos to. Makaganyan siya. Malalaman nyo naman eh pag maluwag. Pag sumobra naman, kakalug-kalug na to. Kakalug-kalug siya rito, gaganong-ganon. So hindi maganda pagkano kaset na yung clearance nyo, pwede nyo nang higpitan itong mga lock nut. Lang yung clearance nito, mga half millimeter. Dito naman sa kabila. Ipitan na rin natin. Okay, tapos check nyo ulit kung ganun pa rin yung clearance. Ayan. Okay, magaan siya. Hindi mahigpit at wala rin kalog na malaki. Para pag pinadyakan nyo to, hindi siya maingay. Ayan, katulad niya, no? Tahimik na tahimik. Oh. Okay. So,
Next, kabit naman natin yung kanyang gulong. Ito, yung gulong na to. Okay. So, kailangan nyo muna itong assemble eh. Ano ba? Dito. So, kung ganito ang itsura ng gulong, ano, nandito yung bolt niya sa side na to. Wala dito, flat. Yan, ito flat. Tapos ito yung may umbok, nandito yung bolt. Dito nyo ngayon ipapasok itong shafting, itong pitman rod. Wala na nang pasok. So luluwagan nyo muna itong bolt na to. Ayan, para makalusot yung shafting. Tapos kung mapapansin nyo yung shafting, meron siyang slot. Doon tutugma itong tornilyo doon sa slot na yon. So papasok nyo na. Sikip. Yan, magiluwagan pa natin to para tumatama. Yan, makapasok na siya. So tatansyahin natin na saktong tutugma sa slot yung tornilyo. Tapos medyo hipitan nyo to. Medyo napasibat yata. Ayan. Tumugma dun sa slot, adjust nyo ng konti. Kasi pag hinigpitan yan, maramdaman nyo na ayun, sumot siya rin sa slot. Sa parang butas. Ayan. Tapos higpitan nyo na maigi. Kasi para sa akin, higpitan natin maigi. Okay. Ngayon nakakabit na to. Pitman rod, ganito na ang forma niya. Ayan yung dulo. Sishoot natin siya rito ngayon. So ang pagpasok dito, ito sishoot nyo rin sa kabila. Yan. So pag nandito na siya, ito ngayon, lapit ko na yung camera. Ito ngayon, i-shoot nyo na rito. Yan. Okay. So, dahil ipat ko lang ng angulo. Shoot nyo ron. Ayan yan. Tapos ito na magiging forma nyan. So nakaporma na siya. So ang kailangan nyo lang gawin, oops, i-steady nyo lang yan. Tapos nakabit nyo na itong tornilyo. So, ang tornilyo ito, kailangan maalis nyo itong nut. Pag naalis nyo na yung nut, itong nut ipwesto nyo rito. Ipwesto nyo rito.
kung sa paraan na to nahihirapan kayo kasi medyo mabigat yung gulong, kailangan siguro magpatulong kayo. May tagahawak ng gulong kasi medyo mabigat. Pwede nyo na yung nut dyan, tapos tsaka nyo ikakabit itong tornilyo para mag-focus. Pero, yan. Ito nyo yung kakabit. Ikot ko lang. Yan. Para may kabit na ito. Kasi kaya ganito ang sistema ng pagkabit natin dahil yung supplier gumawa nitong stand hindi hinabaan tong tornilyo na to, kasi kung mahaba sana to, eto sanang nut na to, dito sana siya nakapwesto. Eh sa ganitong position kasi hindi pa, kulang pa sa higpit yung ano, yung tornilyo eh. Kailangan pa siyang ipasok kasi oh, tingnan mo yung gulong na alog pa. So dito naman, paglalagay ng distansya, ganun din, bigyan nyo lang ng distansya ng mga 1 millimeter or half millimeter para lang makakilos ng maayos tong gulong, makaikot siya ng maayos. So yan, may galaw pa siya, higpitan pa natin yung tornilyo. Ayan, siguro tama na yan. Tapos ilalak natin itong nut. Ayan, kung mapapansin nyo, napakaliit na lang. So kung itong nut na to, ilipat natin dito, mag-aalanganin po yan. Pwede yan matanggal habang pinapadyakan. Kaya ang solusyon doon, dito nyo ipwesto sa loob. Kasi mas may space dito sa loob kaysa ipupwesto nyo siya rito sa labas. Tapos higpitan nyo yung nut. At tapos yung mahigpitan, subukan nyo itong i-check kung may clearance pa. So ngayon parang wala siyang clearance kasi oh, masikip pang ikot niya. So pag nagkaganyan, lulugan nyo ulit to yung nut. Naluwag na, bigyan nyo ng distansya, i-atras nyo ng konti yung tornilyo. Siguro mga kalating ikot. Tapos higpitan nyo ulit itong nut. Tapos tingnan nyo kung maganda na distansya. Ito sumobra kasi oh, maingay ito pag pinadyakan. So lugan ulit natin yung nut. Tigpitan natin ito ng mga 1/4 na ikot lang kasi kanina kalahating ikot ang ginawa natin pagluwag. So 1/4 na ikot lang gagawin natin paghigpit. Kaya mga ganyan lang. Tapos higpitan ulit itong nut. Tapos check nyo ulit kung tama na yung clearance. Medyo may clearance pa pa sa palagay ko. Naingay pa yan. So ganun ulit. Lugan nyo ulit to. Tapos
Ayan, ito. Mga siguro kulang-kulang 1/4 na ikot lang, pahigpit. Mga ganyan lang. Tapos, higpitan nyo ulit yung lock nut. Ganun po ang pag-set nyan. Para lang maging maganda ang setting nyo ng gulong. Ayan, kaunting-kaunti na lang itong clearance na to. Pwedeng-pwede na siguro yan. Pero subukan pa natin higpitan ng konting-konti pa. Ulan ulit to. Adjust ulit to, pahigpit. Konti pa. Tapos habang naka kontra kayo dyan, tsaka nyo higpitan itong nut. Okay. Ngayon, ayun na. Napakaliit na lang ng clearance. Para mga 0.5 millimeter na lang to. So, yan ang ideal na clearance. Ayan. So, hindi pala maganda. Pero okay lang. Tapos higpitan nyo ulit to sa inyo para hindi gumalaw tong inyong gulong. Adjust ko na yung camera. Okay. Ito. Hanggat maaari, pwede na ito gamitan ng yabe para mas malakas ang puwersa. Huwag nyo naman sobrahan kasi mamabasag. Ayan. Oh, mahigpit na siya. Isaset naman natin ngayon itong kanyang bitman rod. Ikot lang natin yung stand. Ito namang stand. Okay. Test na natin dito. So, alisin nyo muna ito. Kasi, ayan. Nag-iwahiwalay na. Ganun kasi yung forma nyan eh. Ayan. So, may thread din dun sa loob. So, kailangan nyo ipasok to. Itong thread na to. Ipitan nyo muna ito. Tapos, ito ang tatanggalin nyo. Ito, itong nut na ito. Okay. Tapos, ito medyo ipitan nyo para ito dapat ito may clearance din. Kasi, yung bola na yon sa loob, dapat yun na libre ang kilos niya. Tapos at the same time, huwag naman yung sobrang makalob. So, bibigyan nyo ito ng distansya. Ganyan, mga ganyan lang. Pero bago yun, susuot nyo muna siya rito. Nakasuot na siya. Kakamit nyo na ngayon yung nut sa ilalim. O, makita niya. Silipin natin. Yung nut. Silipitan niyo na yun. Okay. Nakaporma na siyang ganyan. Pwede niyo na rin ito higpitan. Ito. Itong maliit na nut na to, pwede nyo na pitan. Kontrahin nyo lang dito. Kailangan lalayan nyo to kasi may bearing ito. Hawakan nyo to, pitan. Nahandaan lang, alalay lang ang paghigpit.
Yan. So mahigpit na to. Ito naman ngayon sa ilalim. Kailangan yung ihiga yung stand. Yan. So nakahiga na yung stand. Tangkita na natin ngayon yung nangyayari sa ilalim. So lalagyan nyo lang siya ng distansya na 0.5 millimeter yung bola dun sa loob. Ikot natin yung stand para makita nyo. Stand. Ang idea rito ay mahigpitan nyo to para maipit nyo to, at the same time yung bola dun sa loob ay libre ang kilos, so magbibigay ito ng distansya na 0.5 millimeter din, kasi itong nut na to sa likod, ito yung kanina nakita natin, pag hinigpitan nyo to, iipitin niya yung bola na yun sa loob. Pinaka-ball joint niya. Yeah. So, kailangan sakto ang higpit nyo ron. Pag sakto na higpit, tsaka nyo higpitan itong pinaka-lock nut niya. Try natin higpitan itong lock nut. Tapos, sakali man, i-adjust na lang natin. No, ganap i-adjust kung sakaling hindi tugma. Okay, higpit na. Higpit na to. Check natin ngayon kung tama yung clearance dito. Ah, medyo malaki. Check natin dito. So, medyo malaki yung clearance. So, luluwagan ulit natin to. Pero habang luluwagan to, itong nut na to, kokontrahin natin to para hindi kumilos. Yan. Yung nasa loob na tornilyo. Okay. So, pag naloob na yan, ito ngayon ikuti natin para humigpit yung ball joint sa loob. So, konting ikot lang pa kanan. Pwede nyo naman ito hanggang maramdaman nyo na naipit na yung ball joint. Yung bilog. Ayan, katulad nyan. Dito, naipit na. So, kanina, nandito yung posisyon nya. Tapos ito, naipit na. So, mas maganda doon ka lang sa kalahati. Yan. Tapos, nakaset na siya ng ganon. Subukan natin. Oops, parang higpit ah. Higpit yung nut. Sumabay. Higpit yung bola. Tapos check nyo kung may tama na yung clearance nito, mga 0.5 millimeter. Ayan, tamang tama, makikita nyo rito tamang tama na yung clearance nyo. Ito, ginagalaw ko ito ng pagano para malaman ko kung tama yung clearance. Ayan, so tamang tama, mga 0.5 millimeter. Pag nilagyan nyo ng langis mamaya, magandang ano niya, kilos niyan. So, nahigpitan na to itong lock nut, kaya
Nakaset na rin yan. Nakaset na rin ito. Ngayon, itatayo natin yung stand para lahat ng mga bolt sa gilid ay mahigpitan na. Okay, ito naman. Okay, meron dahil mahigpit na lahat. Tornillo. Pwede nang subukan pagpadyak sa kanya. Ito maganit. Natural lang yan dahil yung ibang mga singit niyan ay may mga pintura. Bukod sa may pintura, ito may mga pintura din yan. So, isa yun sa mga nagpapasikip sa kilos nitong gulong. Bukod doon, hindi pa yan nalalangisan. So, pag nalangisan na yan, pwede na natin yan padyakan ng padyakan para lumuwag at gumaan ng pagpadyak. Okay? Pero kung mapapansin mo, tahimik. Padyakan ko ha. Ano, tahimik siya padyakan kasi tama yung mga clearance niya, maliit. Pero pag yan nilagyan ng malaking clearance, maingay yan at the same time madaling isira yung mga pyesa na malaki yung mga clearance. Okay, nalangisan na natin. Itong langis na gamit natin yung malapot. Langis ng makina ng sasakyan or yung pang motorsiklo. Yung 2T oil. So, ito yung mga parts na dapat yung langisan. Itong ball joint dito. Ayan. Okay. Tapos ito dito naman sobrang dami, sakto lang para makita nyo. Ayan. Tapos dito camera. Ito tayo. Ayan. Isa niyan. Tapos, langisan niyo rin to. Ayan. Kung napansin niyo, kaunti lang nilalagay ko na langis. Kasi kung susobrahan niyo, masasayang lang din naman. Saka isa sa pinaka-importanteng langisan, itong bearing dito. Wala.
dapat to ilalagay grasa. Pero since ata yung grasa, okay din naman itong malapot na langis. Tapos ikutin nyo ng kaunti sa kabilang position naman, sa taas. And pwede nyo rin lagyan para siguradong nalagyan lahat ng mga bulita sa loob ng bearing. Tapos ikutin nyo ng kaunti. At subukan nyo ng pedalan ulit. Napansin ko na magaan na yung ano nyo, ikot nyo. Nilangisan ko pa lang. Hindi ko pa yan na papadya ka na matagal. Pero ito, after ilang buwan, kung napapansin nyo na maingay ng pagpadyak nyo, pwede nyo i-adjust ulit itong mga adjustment dito. Kasi baka nagkaroon na ito ng clearance, yung pedal nyo, baka may kalob na ganun. So adjust nyo. Pwede kayo, dito kayo mag-adjust na lang. Kasi ito nakaset na yan. Dito lang kayo mag-adjust para yung bolt na yon may usog nyo. O ganun, para medyo itulak niya yung pedal pa papunta doon. Para mawala yung ano, mabawasan yung clearance niya na pa ganun. So, ang setting ng clearance, mga half millimeter lang. Ganun din dito. So, dito rin kayo mag-a-adjust. Lulugan niyo yung tornillo na yan. Kapag ito may clearance na rin ha, yung gulong, mapapansin niyo gumaganon-ganon na. So, itong gulong na to, magwiwiggle na yan. Kaya din ang adjustment doon. Lawagan nyo yung nut. Isipipan nyo to. Ikutin yung pakanan. Pakanan ng ikot. So, sakto lang din. Konting-konti lang para lang mabawasan yung clearance. Yung malaking clearance. Lalangisan ko lang ulit to. Ayan. Tapos, isa pa na pwedeng magbago yung clearance ng bolt joint dito. So, ganun din ang gagawin nyo. Meron siyang nut sa ilalim tsaka may tornilyo. Tutukan nyo muna ng tornilyo yung anong screwdriver yung tornilyo bago nyo i-open yung nut. Tapos pag na-open na yung nut tsaka nyo higpitan ng bahagyan yung tornilyo para mabawasan yung clearance dun sa ball joint. Tapos tsaka nyo higpitan ulit. Ganun lang din yung clearance yan, mga half millimeter lang. Tapos minsan, itong tornilyo na to, lumuluwag din yan, katagalan, kaya ihigpitan nyo ulit. Pwede nyo gamitan ng screwdriver na malaki, o kaya naman ng liabe, o adjustable wrench, o kaya naman vice grip. Pero ingat po sa paghigpit niyan ha, kasi ano lang to, tundido to, madaling mabasag yung kinakabitan nitong tornilyo na to. Okay. Yun lang. Pinakahuli na lang pala ito. Kahabol. Okay, kita nyo itong mga gulong na to. Pwede nyo rin yung langisan. Lalo na kapag mahilig kayo magpausad-usad. Yan. Okay. Apat yung gulong na yan. Lalangisan nyo. Okay. So, buo na yung stand natin. Ngayon naman, i-set naman natin yung head. So, ito ang machine head natin. Set aside ko lang itong stand. Kasi natin itong tools. Ito yung Yamato brand na sewing machine. Ang okay naman ng finish niya. Same lang dun sa mga senior na lumalabas ngayon. Tsaka tingin ko, parehas lang ang quality. Kasi, mga pa-senior man yan, Yamato or Zenith. Puro mga gawang China na lahat ngayon yan. Huwag po tayo masyado tumingin dun sa brand name. Although, iba talaga yung quality na ginagawa ng branded. Pero pagdating sa tibay ng pyesa, yung timpla ng bakal, tingin ko pare-parehas na lang. Ngayon bubuhin natin to.
Una, isa-set up natin itong kanyang hand wheel dito. Taas nyo muna ito. Nakataas na itong kanyang rewinder. Alpak nyo lang itong paganyan. Tapos nakasalpak na itong washer na ito. Kali nyo, ano kasi yung ganito eh. So regardless, nakaganito man siya or nakaganyan, ipasok nyo lang dito. Mapapansin nyo yung dalawang gitling na yun, ipwesto nyo lang yun dito. Ilapit ko ng camera. Ayan, yung dalawang gitling na yun, pwesto nyo lang yun. Ganyan. Ito nga pala, mas maganda kung igaganito nyo yung makina. Ayan. Ayan, iposition nyo ng paganyan yung makina. Para hindi malaglag yung washer. Diba? O, ganyan. Pwesto nyo yung washer. Ayan. Pwesto nyo yung washer. So, wala na siyang chance malaglag. Okay? Tapos, saka nyo ngayon ikabit ito. Ang tawag namin dito, piso. Pinaka-piso niya. Okay. Sigurin nyo yung tornilyo na maliit na yon, nakaangat pa. Kumbaga, hindi pa siya naka-usli dito. Okay? Ano, igpitan. So, pag naigpitan nyo, medyo sumikip na. Kailangan puwersahin nyo pagsikip. Hanggat maaari, tanggalin nyo itong tornilyo. Tapos, tutukan nyo ng screwdriver to. Ganyan. Tututukan nyo ng screwdriver. Para ang idea, pupukpukin nyo to screwdriver para ito humigpit siyang paganon. Konti lang naman. Kasi kung kakamayin nyo paghigpit nito, hindi nyo ito makahahawakan ng maigi. Dahil dudulas, dahil itong mga gilid-gilid niya rito, dapat to merong mga may gaspang eh. Dapat may mga ngipin yan, may gaspang para pag hinawakan, pwede nyong mahigpitan ng mapuwersang mahigpitan or maluwagan. Kaya lang, ito kasi madulas eh, makinis yung gilid, kaya mahirapan kayong pwersahin talaga. Ang gawin nyo na lang, tutukan nyo ng, screwdriver, pukpukin nyo dun sa diretsyo na pahigpit. So, kung luluwagan nyo naman, pag ganito naman ang tutok nyo, at pukpukin nyo naman doon kung luluwagan nyo. Pero ang gagawin natin ngayon, ihigpitan natin, kaya dito ang forma natin. Konting pukpok lang. And tapos, isa pa. Okay na yun. Tsaka nyo ngayon, ikakabit ulit yung tornilyo maliit. Gamitan nyo ng screwdriver. Okay, hindi naman yung kailangan mahigpit talaga. Sakto lang na huwag siyang matanggal habang ginagamit niya yung makina. Ngayon, nakaset na yung hand wheel. Ang ganda yung ikot ng makina, maluwang. Sa kung mapapansin nyo, yung kanyang presser foot sumasabay sa pagkat ng karayom. Sabi yung magaan yung presser foot. Magaan na. So, baka hindi lang ito nakaset.
Mamaya adjust na lang natin yun. So ito yung kanyang mga accessories. Meron siyang karayom, bobina, screwdriver. Ito, ito kasi yung kanyang ano, dito yung nilalagay niya, lagaan na si Mami. Then pag nakalagay na yun dyan, ah, dito pa siya nakapwesto. Ito kasi meron siyang isa, dalawa, tatlo, at tatlong butas. Ito malaki. So ito, dito niya yung ipipwesto. Ayan, tapos pag nakapwesto na siya, pupukukin niyo. Ganyan. Sakto lang na lumubog siya at maganda yung kapit. Tapos ito naman, dito yung nakapwesto. Para paglagay niya na sinulin, hindi magasgas yung makina. Ayan, sinulid, hindi rin masyadong, kasi may sinulid na biglang pumipitik yun, biglang lumalarga, kaya magbubulbul din yung sinulid. Pag may ganito, naiwasan niya yung ganong sistema ng cone ng sinulid na biglaan lang kusang umiikot na sobra. Kaya naglalawa yung sinulid dyan, naiwasan niya yun. Okay, ano pa ibang kasama? Meron pa siyang oiler na may laman na ng oil. Dalawa pala itong ganyan niya. Yung isa dito, kasi yung isa naman dito. So, kaya minsan, dito tayo naglalagay ng sinulid. So, mula dito sinulid. Yan, kita ko lang ulit. Minsan kasi dito naglalagay ng sinulid. Tapos paglagay dito ng sinulid, pinatatakbo doon sa papunta roon. So, pwede rin natin ito ilagay dito. Ayan. So, yun, mga apat na pirasong bobina, screwdriver, dalawa, isang malaki, saka isang pang bobbin, maliit, manipis. Pero baka ito yung kailangan nyo pang sain kasi parang hindi pa siya as in manipis talaga. So, yun. Ganun lang yung pagbuo nito. Mamaya naman siset natin to dun sa siset muna natin yung ano, cabinet dun sa stand para naiset natin tong ulo dun sa cabinet. So, pwesta nyo muna yung table, cabinet ng paganyan sa isang safe na patungan, hindi siya magagasgas at maaari sa pinan nyo doon. So, nakabaliktad yung table. Siyempre, kakabit nyo yung stand ng nakabaliktad din. Ngayon, paano to position yung stand sa table? Papansin nyo, ito yung gulong niya. Nakapwesto ito dun sa may mga daanan ng belt. Ayan. Yun kasi yung daanan ng belt eh. Kabilang side naman ay walang daanan ng belt. Kasi isang side lang naman ang daanan ng belt ng makina. So yun yung daanan ng belt. Dun nakapwesto itong gulong. So hindi ito pwedeng mapunta sa kabilang side. Kailangan nandito siya sa side kung saan papwesto yung butas na daanan ng belt.
Ngayon, ano niya naman ipo-position ito? Natural, i-align niya siya. O ganyan. So, tingnan natin kung naka-align na. Pero ito mukhang hindi pa. Kailangan natin iusog pa kanan. So, ilahin niyo lang ito. Instant. Ilahin niyo lang dito. Yan. So, medyo nakasagad na siya rito sa kahoy. Tapos, kailangan mag-align na rin ito. Yan, mukhang naka-align naman na siya. Tapos, naka-align na siya rito sa butas ng belt. Yan yung dalawa. So, isa pang alignment magagawin nyo. Ito kasi yung pag-anon alignment. So, yung alignment nyo naman pag-anon, dito naman tayo ngayon sisilip. Kung mapapansin nyo, yun ang dalawang butas ng belt. So, ito yung ni-imagine natin ngayon na nandito yung hand wheel ng makina. So, nandito yung pinaka-sentro ng hand wheel. Dito natin ngayon itatapat yung sentro ng gulong. So, kung nandoon yun, dapat itong sentro ng gulong, which is nandito, dapat doon din ang bagsak niya. So, kailangan natin iusog itong, ito kasi mukhang hindi pa naka-align. So, then alignment. So, nandito yung sentro ng gulong, kailangan natin i-adjust yan papunta ron. So, iusog lang natin itong buong stand. Paganon. So, ito, konti na lang ang space niya. Pag inusog natin siya pa ganun, mabangga na siya rito. Wala na tayo magagawa. Isasagad na lang natin. Ayan. Ganun din sa kabila. So, mapapansin niyo, nakasagad na siya ron. Ano, tumama na. Tumama na to dito. Tapos at the same time ito, tumama na rin dito. Sagad na rin siya pa ganun. So ito, tumama na rin siya pa ganun. So sagad sa agaran ng ano ito, clearance nito. Ngayon kung sakali man ito, hindi pa rin talaga nakasentro maigi, wala na tayong magagawa. At least kahit pa paano, lumapit-lapit siya. Ito ang pinaka-sentro. So, kahit pa paano, lumapit-lapit siya. Wala tayong magagawa. Nakasagad na ito eh. So, kung nakapwesto na yan, double check nyo rito yung alignment. Kung hindi nagbago. Okay naman. So, pwede na tayo magkabit ng wood screw doon. Apat, bali yan. Lalagay ng wood screw. 2. Tapos, 3. Ito yung ating wood screw. Kailangan natin kumuha ng apat. Okay, maliit ang ulo ng wood screw na to. So, baka magka-problema tayo, baka lumusot lang. Ay, mukhang hindi naman lulusot kasi maliit din pala yung butas. Okay. Ayun o. Diba? Makita. Ayan. Maliit lang ang butas. Sabay natin ikabit yung wood screw. Pagamitan nyo ng Phillips screwdriver na mahaba na may magnet sa dulo. Mas maganda kung patagilid nyo ikabit yung wood screw para hindi rin siya basta-basta mahugot. Tapos kapayin nyo sa ilalim kasi baka lumusot yung wood screw para hindi nyo maituloy yung ano, paglubog ng wood screw nya. Okay, sakto lang. Kung tingin nyo na parang lulusot yung wood screw sa kabilang side ng kahoy, pwede nyong patagilid pa yung ano, pagbaon ng wood screw.
medyo para lang dating nun, iiksi yung woods ko eh. Kasi patagil ito. So, katulad nyan, medyo mas pinatagil ito ng konti ito. Compare dun sa nauna. Medyo pasibat din, sabi natin ang screw, sigurado hindi lumusot sa kabilang side, ahoy. Screw. May isa. May pangalawa. Pangatlo, dilim. Pangapat, madilim din. Ayun, itatayo na natin itong mesa. Galit-galit na natin para katayo na siya. Forma ng mesa. Tayo na. Drawer. 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 Okay. Ito yung kanyang bisagra. Okay, lalagyan na natin itong machine head. Dun sa ilalim nun, yung mapapansin nyo, may butas dun. Mag-focus ng camera. Dun papasok yung ito, isagra. Dalawa yan. Pagpasok dun, yung isagra, yung titi ng bisagra, este yung pinaka, sorry po sa bad word, hihigpitan ngayon itong wood set screw para hindi na mahugot yon. Dalawa po yan eh, rito at saka isa doon. Okay, unahin na natin to, lumagan nilang po
inyo na maluwag para hindi kayo pabalik-balik sa pagbuhat ng makina. Mabigat na naman yung makina. Baka mabitawan nyo. Lulan nyo maigi, tapos pakapitin nyo lang ng kaunti, mga dalawang ikot. Nakikita nyo na nakalapak na siya ng maayos. Yan. Tapos papano? Pantay. Ano, hindi sumasabit yung tela. Pantay siya. Then tsaka nyo ihigpitan yung sinasabi natin kanina na set screw. Ay, sorry, nakatagilid yung camera. Ay, okay. Ipitan natin yung set screw. Ayan o. Lapit natin yung camera. Higpitan nyo yan. Higpitan nyo ng maigi para hindi talaga mahugot yung makina. Pag mahugot yung makina, lalaglag yan. Baka mabagsakan yung paa nyo. Pagka nangyari yung ganito, na ang hindi dito, sakto. Pero pagdating dito, may konting allowance. Ayan. Pwede nyo luwagan ulit yung set screw doon. At itong makina, medyo i-adjust nyo pa ganyan para magpantay rito. Mayamat nyo ulit. Ito na lang luwagan nyo. Ito, nakaset na. So, naluluwagan nyo ng kaunti. Tapos, iangat nyo ng pabiya yung makina. Ayan. Tapos, saka nyo higpitan ulit. Ayan. O, diba? Okay na, o. Wala ng distansya. Set na ng maayos sa mesa, pero para sigurado double check natin yung set screw. Ipitan natin maigi, ipitan natin maigi to, ipitan natin na maigi to. Okay, magandang makina to. Sunod naman, set natin yung kanyang leather belt. Okay, itong mga belt, mga leather belt niya, usually ito, mahaba ito, may distansya na, kami allowance na mga ganyang kahaba. Yan, mga ganyang kahaba ang allowance niya. Ang purpose nun kasi, minsan may makina, may setting ng mesa at makina na kailangan mas mahaba yung belt mo. Minsan naman, XA standard lang. So, kaya may allowance ito. So, ang kailangan natin gawin, iset natin siya doon, pulupot natin siya doon sa makina, sa handwheel, at sa dito sa kanyang gulong, para masukat natin kung hanggang saan tayo magpuputol. Puputulin natin yung sobra.
po na dali. Pwede na kayo magsukat. Pwede panatin nyo na yung ano. Panatin nyo na. Ganyan nyo. Ngayon, bago kayo magputol, tandaan yung puputulan nyo. Siguro nyo muna na nakaayos ang lapat ng belt. Dun sa gulong, tsaka sa handwheel. Nandun siya sa kanal na mga daanan ng belt. Okay? Para walang ibang sinasabitan. Pag nasiguro nyo na tama ang posisyon ng belt nyo, sigurulin nyo na sakto yung higpit at saka nyo tandaan yung tulad hanggang saan. Tulad nito yung dito ang magiging putol ko dito sa may alambre, doon ko puputulan. Huwag niyong puputulan yung may alambre, ang puputulin niyo yung isa, yung kabilang dulo. Kasi kailangan yung may alambre, dahil yun yung idudugtong nyo rin sa puputulin niyo. Lapit na lang yung camera. Katulad niyan, ano? Banatin nyo na yung leather katulad yan, tapos medyo relax nyo ng konti at saka nyo markahan kung saan yung puputulin. So ito yung puputulin natin dito at saka nyo bitawan. Okay, so yun ang puputulin natin, pwede nyo na markahan. Ayun na, markahan na. So yun ang may marka. Yun yung ngayon putulin. Pagputol nyo, ito ngayon puputasan natin. Katulad ng butas nito. Kagayahin natin yung butas nito. Bubutasan natin to. So, paano nyo bubutasan yan? Kuha lang kayo ng tako o kaya naman screwdriver na maliit. Dito may screwdriver na maliit eh. Yung para sa bobbin. Yan. Ito. Ito ngayon ang ipipwesto natin dito. Ganyan, tapos pupukpukin natin tong screwdriver. Pupukpukin natin. Para mabutasan siya. Perfect. So, butas na siya. Sabit na ulit natin dun sa makina. Thank you.
So ito, pinabit ko na, isinuot ko na ulit yung belt, pero hindi ko pa sinusuot sa mga kanal tsaka sa gulong. Nakatanggal pa siya sa gulong. Para may kabit muna natin, may dugtong muna natin yung alambre para maging buo yung belt natin. Kung mapapansin nyo, yun yung butas. So dito ko siya itutusok sa kabilang side, kasi butas na rin naman yan. Mag-ingat kayo, baka matusok na yung daliri nyo. Tapos medyo ayaw niya pa. Ito, maganda kung dito muna itusok. Yan. So butas na. Ingat na rin itong belt nyo. Pilitin nyo na nakarelax lang. Hindi pwede na pipilipitin yung isa, nakapilipit tsaka nyo ikakabit. Hindi ganun, hindi tama yun. Mas maganda nakarelax siya, hindi siya pilipit, tapos tsaka nyo ikabit. Tulad yan. Okay. Nakakabit na. Tsaka nyo ipitin ng ano. Ipitin nyo yung naka-alambre. Para hindi na bumitaw. Ipitin nyo na ng maigi para hindi siya bumangga sa bakal dun sa gulong at saka sa handwheel. Okay, so okay na yan. Pwede nyo na pwesto na maayos yung belt dun sa handwheel dito sa gulong. Ganyan. Okay. So, okay na. Makabit na ating ito yung luwag niya. Sakto lang. Kasi itong leather belt, pag malamig ang panahon, naluwag siya. Pag mainit ang panahon, nakunat siya, kaya sumisigip siya. Ngayon, pwede natin itong padyakan. Maganda tunog ng makina. Tinig. Mamaya tingnan natin yung sure ng tahinya. Okay, so itetesting na natin siya. Pero bago yun, lalangisan muna natin siya mula dito sa ibabaw, lahat ng mga butas. Tapos langisan din natin yung ilalim. Tsaka siyempre itetesting natin siya sa maong, matigas, sa malambot. Sinulid natin. Tapos sa langisan na muna natin. Ang ginamit kong langis ngayon yung malapot. Kaya yung kasamang oil na malabnaw ay hindi ko nakuwasan. Kasi para sa akin ito talagang magandang gamitin sa makina. Ayan, lahat ng mga butas na nilangisan ko, yan yung mga dapat nilangisan. Bukod pa dito, sa ito may mga parts dito na dapat nilalangisan din. Tsaka ito, masisilip nyo yung ano dyan, yung piyesa sa loob, magalaw, ayan. Dapat langisan nyo yan. Tapos part na to, may butas na yan para mahagip yung needle bar tsaka yung pressure bar para malangisan na rin.
Dito naman kailangan nyo alisin itong belt para maiangat nyo yung makina. Para pag nakaangat na yung makina, pwede natin langisan. Dikit lang natin sa pader para makapukod siya sa pader. Ayan. So, itong mga parts na to, and then malangisan dito. Ayan. Pati doon. Yan yung ilalim na yun. Langisan yun yun. Ito. Ayan. Ito. Ito. Hindi naman kailangan kasi yung sobrang dami lang isa, no? Yung sakto lang. Itong shafting na to. Importante rin yung langisan. Diba itong natawag na kalembang. Kaya meron kasi yung slide lock. Ganun ako nalangisan niya. Okay. Tapos kung papansin nyo, pag iniikot ko itong makina, yung hand wheel, papansin yung mga parts na kumikilos. Yan dapat yung siguruhin yung nalangisan. Yan. Yung mga nagbabakal sa bakal. Tapos ito, sa shuttle hook, dapat malangisan din yan. Para syempre, mas tahimik yung takbo ng makina. Tama ng mga isang patak. Okay. Tumbalan natin. Tapos natin yung kanyang leather belt ulit. Okay. Mukha natin patsyakan. Yes. Smooth yung tunog. Tingnan natin yung tahe kung maganda rin. Lagyan natin sa sinulid niya. Ngayon lang narito yung camera. Ito, dahil malaki ang sinulid niya, malaki yung cone, dapat ito ipuesto rito sa likod. Dito na lang ipuesto para hindi siya mahagip nitong gulong. Tapos, yun siya. Diretso niyo dito. Yan. Tapos, diretso niyo dito. Yan. Tapos, kung nandiyan na, iipin nyo rin sa pompiang. Yan. Pag inangat nyo itong hand lifter para umangat yung pressure boot, dapat bubuka rin yung tensioner. Bumuka ba? Parang hindi. So, kailangan i-adjust natin yan. Kasi dapat pag inangat to, bumuka dapat yan. Yun yung pinaka-tension release niya. Kaya pala, hindi umaabot yung kanyang pin doon. No? Meron kasi yung pin. Meron yung pin sa gitna. So, hindi umaabot. Kaya tumutukod dito. I-adjust lang natin. So ito,
Inusog ko yung makina, in-orient ko dun sa mas maliwanag. So ito, lumalabas na, lumalabas na yung pin niya dito sa loob. Ay, maiksi. So, ayan. Nanditong pin, maiksi. Kasi pag kanya, naitulak na siya ng ano, ayan siya. Kasi naman natin ito sinulid. Ito kasi yung pin, so maiksi, hanggang dito lang siya. Kaya ito, useless. Kasi ito, meron siyang kanal para pag touch niyang ganon, may tutulak niya yung pin palabas para bumuka itong tension disc para mag-release yung sinulid. So, kailangan natin alisin itong pin kasi sagad na yung tulak natin ito eh. Kanina nakaganyan siya. Tinulak natin. Sagad na yun. May binabanggaan na ito rito. So, kailangan natin hugutin itong pin para palitan natin ng mahaba. Okay. Hugutin natin to. So, yun yung pin. Lalo pa. Ayan. Then, itong pin na to. Lasin natin to. Tapos ito. Tapos ito. Tapos itong spring. Kailangan maalis natin to. Yun yung binabanggaan ng pin. Yan. Dito tumatama yung pin. Kaya kapag ka kabit siya, pag tinulak na ng pin yun, ito, haangat siyang ganyan. Kasi sa kanya naman nakatukod yung spring para itong dalawang pompyang ay maipit. Yan. So, pagka ito umangat, tumulak na pa ganyan ito, at ito, luluwag. Hindi niya na maipit yung sinulid. Kaya nagkakaroon ng tension release. Mahatak niya na yung sinulid. So, ngayon, dahil maiksi itong pin, papalitan natin. Tuhugutin natin ito. Tsaka itong pin. Kasi na lang natin ito para maitaktak. Ayun. So ito yung pin niya. Kung mapapansin mo, mapapansin niya meron siyang parang flat dito sa dulo. Mas malapad. Para hindi siya tuloy-tuloy pumasok doon. Umusot pa ganun. Kumbaga hanggang dito lang siya. Yan. Hanggang dyan lang siya. Wala siyang chance na lumusot dire-diretso papunta doon. Okay. Papalitan natin ito ng mahaba kahit na wala nang ganun. So ito, wala tayo nakuhang alambre na kasing nipis nito. Ito ang nakita natin na kung pwedeng itong palit. Karayong na size DB by 1. Size 21. So ang katawan niya halos pantay. Pantay ang taba ng puno dun sa katawan. So kung susukot natin ganyan, mas mahaba siya. Aalisin na lang natin yung talim niya sa dulo. Puputulin lang natin. So, ayan. Yung talim lang naman, alisin natin. Okay. So, mas mahaba siya ng malaki diferensya ng haba. So, ngayon, ito na yung ikakabit natin. Anong pagkabit? Itong part na to ang ilalagay natin dito banda para yun ang tutukuran ng hand lifter. So, pwede natin siya ilusot ng pangalan ito. Tapos, ito muna, yung dalawang
tension disc. Sunod ito sa tension release. Tapos itong tension spring. Itong tension guide. Tapos itong tension marker. Tsaka siyang itong ano, huli, yung tension knob. Medyo kita natin ang bahagya. So, kung papansin nyo, mahaba na yung pinakaano nyo. Tawag ko rito, pinaka-titi niya. Sorry sa word, ha? Pero para mas madali tayo. Basta na ba yung take-up spring, ha? Ito pala yung take-up spring na kapit. So, itong take-up spring, kung papansin nyo yung gatla na yun, doon, chushot ito. Yung pinaka-gatla naman dito. Dulo ng spring na to. Bottom part na to. So, nakaganyan ang position niya. Hindi pwede nakaganoon. Mali yan. Dapat nakaganito. Tapos, susuot niyo yun. Doon sa may gatla. Yan. Yan. So, yan na yung gatla. Oh. Tapos, ganyan na ngayon ang position niya. Nakabit natin ngayon siya rito sa lagay ng tension assembly. Okay. Okay, so kakabit natin ulit to. Parang mahaba yata. Kabit natin. Ang mahaba, puputulan na lang natin. So ito, mukhang mahaba nga. Putulan natin siya. Putin muna natin to. Tapos putulan natin ng test natin yung camera. Putulan natin siya. Alisin lang natin yung pinakabutas ng karayong. Tapos, okay ulit. Alis pareho na siya nung kanina. Ayan. Ito na. Bumuha na siya. Sakto lang ang putol natin. Okay. So, bago nyo higpitan yon, set nyo muna itong tension, itong take-up spring. Ito. So, baliktad ang kabit ko. Oops. Masip yung spring. Yan, dapat nakaganyan siya. Okay. Tapos, tsaka natin isasalpak dito. Ang position ng ano, ang position ng take-up spring, at nakaganyan siya. Yan. Tapos ito, tutulak niya ito ng ano, sagad. Yan. Okay. Habang nakatulak kayo ng sagad, higpitan niyo na ngayon ito. Okay. Higpitan niya na maigi. Mukha kayo ng malaking screwdriver. Katulad nito. Pag nahigpitan niya na, testing niyo kung nabuka na yung ano. Yan, nabuka na siya. And then, tsaka niyo ngayon iseset ulit yung
kanyang take-up spring. Ang posisyon ng take-up spring dapat ganyan lang. Kapag ganyan, hindi bumabalik. Kulang sa lakas yung kanyang tension spring, take-up spring. So, gagawin nyo. Pulan nyo muna to. Ulit. Tapos, habang nakahawak kayo rito, lumag nyo yan, ikutin nyo to, papunta sa inyo. Ganyan. Para lumakas yung take-up spring. Ayan, medyo lumakas na siya. Tsaka nyo higpitan to. Ulit. Nakaset na yan. Set nyo naman ngayon yung position ng take-up spring. Check nyo kung wala sa position. Pero ito mukhang nasa position na. Tapos, bubukan nyo lang yung bagya to. Bubukan yung bagya. Para hindi maipit ng maipit sa sinulid. Dapat ang position ng take-up spring nyo. Kung ito masyadong mababa doon or masyadong mataas doon, gagawin nyo dyan. Luluwagan nyo to. Mag-focus ang camera natin. Ito, luluwagan nyo. At i-move nyo siya pag ganon o pag ganon. Depende sa position ng take-up spring. Okay, nakaset na yan. Alam, napansin ko dito masyadong maalog tong pressure bar. Kaya yung alog ng pressure bar napakalaki. So may something dito sa makina na to. Baka nakakalas siya rin sa loob. Kasi ito matigas din yun. Kailangan natin open to. Para makita natin kung ano nangyari dyan sa loob. Oops! Ayun, yung isa sa problema kapag ginamit nating pin ay walang stopper sa dulo, yung flat na part na katulad nung sa original tulad nito. 646. Check natin tong kanyang thumb screw. Bakit matigas? Malamang itong kaniyang reservoir ay hindi nakapasok sa thumb screw. Kailangan lang siguro ibaba itong thumb screw. Pero ang problema, masikip na. Ayan. Masikip. Ayan. Masikip yung thumb screw eh. May something dito, may something. Okay. So, sira yung thread. Baka may problema yung thread nitong thumb screw. So, wala tayong choice kundi ipipilit lang natin to. Hanggang sa lumubog siya. Ayan, may puwersa na itong ano. Hindi na rin siya nakalog. So, ilubog pa natin to para kung sakaling gustong pabigatan ng mananahi yung pressure put ay meron pa siyang ano, meron pang allowance. So okay na siguro yun. Mabalikan natin sa tamang position itong
tom, siguro ng pressure bar. Medyo mabigat pa. Ito ay naman tama lang. Gaano lang natin na isang higot pa. Okay, sana hindi na damage to. Thumbs ko natin. So, medyo matigas. Okay lang. Okay. So, wala na yung kalob ng ating reservoir. Naka-fix na yung ating dresser foot. Katulad kanina ng laki ng kalog. So, ngayon, dalawa na yung naayos ko. Ang problema sa tension release tsaka sa pressure bar. Ano pa kaya ang problema itong makinang kaka-open lang natin? Sana wala na para makapagpatahin na tayo. Check natin ilalim. Oh, mukhang may problema sa ngipin. Kasi ang ngipin niya mukhang masyado nakaposisyon sa likod. Alisin ko yung pressure foot para makita niyo yung ano. Para makita niyo yung ngipin. So, yun yung ngipin. Pag kilos niya, ayun o, masyado siyang nando doon sa likod. Ayun o, tumatama na sa likod ng ano. Yung likod ng part niya, tumatama na sa plato. Halos tumama. So, kailangan natin i-adjust yan paabante. Parang sakali man na ito, may sagad, pinakamalaking position. So, bagay, ito, pinakamalaking position na yan, ay hindi babangga dun sa plato ng ngipin. Kasi, kung mapapansin nyo, sa unang part naman, eh, maluwang eh. Ayan na. May space pa sa unahan, no? Sa likuran, halos tatama na siya. So may chance na pag mabilis ang takbo ng makina, baka tumama yung ngipin doon sa plato, sa likuran ng part ng ngipin. So mag-iingay. Okay, hindi dapat ganun. So kailangan natin alisin itong belt para may angat yung makina. Set ko lang yung camera. Okay, nag-iingay na bata. Oops, mali. Alaw natin kung ang camera. Then, ayan, tutumba natin dahil kailangan natin luwagan. Sa base screwdriver. Ayun, nagtago sa ilalim ko. Oops, may problema rito. Maluwag oh. Ano nangyari rito? Ito, wala sa ayos. Kasi may nakosling bakal dito. Isa na ba? Hindi niya pala nakikita. Ito, mausli siya. Pero nakalock naman. Ito kasi i-adjust natin eh. So, luluwagan natin yan. Pero bago yun, hawakan muna natin itong ngipin. Dito, para hindi kumilos. Itong shafting na to. Paano ba? Yan. Hawakan nyo itong shafting na to para hindi kumilos. Kasi pag niluwagan natin to, itong shafting na to na nagdadala rin sa ngipin, posisyon ng ngipin na paganon-ganon, kikilos na. So, kailangan hawakan nyo.
Lasa. Ah. Okay. Tapos, itong ngipin, iabantay natin ng konti. Ikita niyo pa ba? Dami yata kayo ikita. Kasi lumakas yung ilaw sa lakas eh. Lumakas yung araw. Wait lang. Okay. So, ngayon maluwag na to. Kailangan natin tong iusog ng ngipin. Ganyan. Para mabante siya ron. Tapos higpitan ulit pa. Tapos tingnan natin yung position ng ngipin sa taas. Kung ano nangyari. Ganyan. Usog na siya pa abante. Pero parang na sobrang yata. Ayun, medyo na sobrang nga. Higit na na lang natin. Tulak naman natin ngayon ito pababa. Ayan, konti lang. Tapos higpit ulit. Tapos i-check ulit. Ayun. Dali. Sakto yung position niya rin sa likod. Tapos sa unahan naman, sakto rin. Ayan. So, final natin yung paghigpit. Ang saniluwagan natin. Siguradong hindi na lumuwag ulit. At hindi na ma-adjust. Okay. Tapos, kabit natin yung belt. Hopefully, makapag-testing na tayo. So, inayos natin kanina to, yung tension release niya. Kasi kanina hindi siya nag-tension release. Ngayon, nagre-release na. Bumubuka na to. Pag inaangat yung pressure ko. Nakababa, masilip siya. Nakaipit. Kapag nakataas yung pressure, bumubuka itong pompyang. So, yun yung tension release. Okay na rin yan. Ito naman kanina, yung kalog dito sa pressure bar. May problema kasi rito. Masyadong nakataas yung thumb screw. Ngayon, okay na din. Nilubog natin yung thumb screw. Medyo masikip at matigas to ikutin. Pero, gamitan na lang din ulit ng vice grip o kaya ng long nose kapag i-adjust. Maganda nga ito matigas eh, para hindi nakakalikot ng mga bata. Eh, pag tunawa ka ng bata, ikot ang ikot ang bata dyan, nag-iiba yung ano, setting niya. Ngayon, kakabit na natin itong presser foot. Tapos, try natin patayin. Okay. Tapos, nakasentro naman ang karayong dun sa butas. Ayan. Ngayon, nakabit na itong kanyang simulid. So, ito yung kanina galing dun sa likod. Ayan. Tapos, diretso dito. Tapos, dito, sabit dito. Tapos, iipit dito sa pompyang. Ayan. Medyo mahigpit siya. Luluwagan natin ng konti yung tension. Ayan. Tapos, sabit dito sa take-up spring. Tapos, dito naman sa take-up, thread take-up. Okay. Tapos, dito sa thread guide na to. Tapos, dito sa thread guide na to.
Tapos sa karayom na. Yun lang, medyo madilim. Sobrang liit ng karayong ito. Ya, may umakad ko. Sige, go. Yan, naikabit na natin. Okay natin sinulid sa bobbin case. Baka walang sinulid to. So, wala nga. Okay, mali. Nirewind pa pala tayo ng sinulid. Kuhain muna natin ulit to. Tapos try natin mag-rewind dito ng sinulid. Ayan. Taas natin yung pressure foot pag magre-rewind ng sinulid para hindi mag-stress yung pressure foot. Okay. Tapos gawin natin sa bobbin case yung bobbin niya. Sikit pa yan sa ilalim. Kabit natin yung bobbin case. Yan. Tapos kabit ulit yung sinulid dito. 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 Alis lang dyan. Nanda siya dyan pa. Natin sinulid sa ilalim. Hindi natin kumakuha. Hindi nakukuha. Yun. Kuha niya. Problema lang. Pareho ng kulay. Subukan natin patahin dito sa makapal. Ayaw umusad. Nakalubog ang ngipin. Mukhang maraming problema itong makina na ito. So, nakalubog ang ngipin. Kaya hindi na usad ang tela. Okay, so nalis ko ulit yung belt para may angat ito. Then, luluwagan natin ito para may adjust natin yung ngipin maitaas. Tigas eh. Yan. Hindi natin sa kabila. Tumaas na. Tumaas na na ang ipin. So, ipitan natin to. Tapos. Salang ulit natin yung tela. Oops, kalit ulit yung belt. Oh, saan mo ng lamok?
tutahin niya sa ibabaw. Ito naman yung sa ilalim. Maganda tahi niya actually. Nga lang, meron pang mga hindi siya talaga running right out of the box. Kailangan pang i-adjust. So kung may kakilala kayong mekaniko, kailangan nyo pang pa-check sa mekaniko. Actually, mukhang naglalaktaw pa nga. Ayun o. May time na hindi siya kumukuha ng sinuyo. So, ayun ang performance itong makina na to. Bali, sa susunod na video, tatry natin i-check yung timing ng makina, kung bakit siya naglalaktaw, at saka yung mas detalyadong video sa pag-ayos nitong tensioner, at saka sa pag-set ng ngipin, saka pag-set nito, at saka sa problema rito sa stitch adjustment lever, at saka dun sa ibang mga problema, bukod sa mga tension, sa mga magaganit, ang ikot, maingay, naglalaktaw, mga nagpapatid, sinulid. Yun, i-discuss natin yun sa mga susunod nating video. Kasi medyo mahaba na masyado tong video na to. Pasensya na. Okay? So, bye-bye na muna. Subscribe po kayo at saka i-like nyo na lang. Salamat!